Ako. Si John Paul Sr. This is John Paul Sr. Ako. Si John Paul Sr. Binuhusan po ng pansin ng gobyerno noon pa man ang sityo na Silaban sa Barangay Palmahil, Talaingo, Davao del Norte. Buhat ng mga lider dito na sumampa noon sa New People's Army ay nagbalik loob na sa pamahalaan sa pangunguna ni Dato Gibang Apoga. At dahil nga inilahad nila ang kakulangan ng serbisyo ng gobyerno, ay tinututukan na sila sa kanilang mga pangangailangan. Kaya nitong bago lang ay pinailawan na ang kanilang baryo na matagal na panahon ding nababalot sa dilim. Narito po ang ating report. Magbibigay liwanag sa 32 sityo sa Talaingo, Davao del Norte, ang 400 solar lights na ibinahagi sa kanila ng Jaime V. Ongpin Foundation Incorporated sa pamamagitan ng pagtulay ng 1003rd Infantry Brigade. Noong Marso 22, taong 2022, sa sityo na Silaban, Barangay Palmahil, nagtipon-tipon ang mga tribal leaders, dating mga rebelde na sumuko na sa pamahalaan, kapulisan at kasundaluhan upang tanggapin ang mga donasyong ito. Isa kasi ang solar light sa mga iminungkahi ng mga dating rebelde na dapat ibigay sa tribong Atamanobo dahil sa loob ng napakahabang panahon, ang bagay na ito ay hindi talaga nila nakamtan tuwing gabi. Magkakaroon lang sila ng liwanag sa bawat umaga, pero sa gabi, patuloy silang mangangapa sa dilim. Kaya't malaking bagay para sa kanila ang mabigyan ng solar lights. Kami nagpasalamat gyud ni nga ang paningkamot sa atuang pulpisis at sa atuang mga kasundalohan, sa atuang kapulisan, o ilabi na po ng atuang presidente, sa atuang gobyerno, nagihimo gyud ang kanang gyud nga ang panangyod na solusyon o kung sa uli pagpuntang ang problema ilagi na po doon sa Talaingon. Sa dami ng 400 na solar lights, we can say that it will provide no lights to the darkness, suga sa kadiliman. So ano ba yung suga sa kadiliman na yan? It will give us hope. It will give you hope na bisag unsa kadulom sa kabukiran sa Talaingon, naagyapon suga na mugiya sa inyo. Para sa mga dating kasapi ng New People's Army, panahon na upang magtulungan sila at iwaksin na ang mga tampuhan at galit laban sa kanila na siyang nagdala ng doktrina ng NPA. Ngayon umano ay kumikilos ang gobyerno at saksi sila sa mga ito. Kaya nga nakipagtulungan sila dito upang mas umangat ang buhay ng mga Atamanobo ng Talaingon na noon ay pinaglaban din nila. Yun nga lang sa ilalim ng NPA. Kanyang mga bumi ka para makapadayon ka sa atoang mga gisugdan, sa atoang pag-alagad sa iyong kabilin. Bisanog natay mga kayo po sa matag-usa, atuwa na lang ng kalimtan. Iwang ang tayaing kapadungan, kundi magkita-kita ramon yung magtibat tinabangay. Nakita na ito ang nanay pagtabang sa gobyerno. So, atong tabangan po ng gobyerno. Kung tingnan ko na, bisang sakit atong gubati sa itong mga kasinatian, magsinaptanay na lang ka, nawalay dumutay. Nanalaman ka din eh, kita na ang magpinabangay. Bisang pa man na naalami din sa gobyerno, naalami sa kasundaluhan, may kamot kinapon ni nga mutabang sa inyo ha. Kini nahitabo karon gikan dito ang sa pangkan hangtod sa solar o tanang mga pagtalingkamo sa sundalo ayaw mo mabalaka kay apil man ni ana nga nagasugyot sa ilaha para sa ikamaayo gihapon sa ato ang tribo. Marami pang taga rito sa Talaingon ang hindi pa nakakauwi mula sa kamay ng NPA na siyang itinapon sa ibang guerrilla base sa SMRC. Kaya umaasa ang commander ng 1003rd Brigade na sana ay sumuko na sila upang mabigyang pag-asa sa pagbabagong buhay. We hope na yung mga taga rito ay magkaisa na tayo kasama yung ating mga bagong peace champions, na kung mayroon pang mga NPA, ang ihap na mo, mayroon pang 22 na NPA na taga rito pero nag-operate sa Bukidnon,
nag-operate sa Davao, Dioro, and other areas. Pag mauli ito sila, ipasurrender na ninyo. Kasi dapat iisa na lang tayo. Pag mauli ito sila, kagaya ng ating bagong Peace Champions, bigyan din natin ng bagong pag-asa. Bukod sa solar lights, matatanda ang nanguna din ang 103rd Brigade sa paggawa ng Panpan Project mula sityo na Silaban sa Barangay Palmahil hanggang sityo Bato ng Barangay Dagohoy sa Talaingod pa rin. Kaya ngayong hindi napuputol ang pagtulong ng Philippine Army sa ating mga katutubo, nangangako ang 103rd Brigade na tutulong din sa pagpoprotekta sa kanilang ancestral domain. We will help NCIP ensure na hindi mawala sa inyo ang inyong yutang kabilin. Yun ang unang in-advise sa atin ng ating mga Peace Champions. Siguraduhin na hindi mawala sa inyo ang inyong yutang kabilin. Maki, tayo pa nga. Talikod ka. Talikod. Ayan. Ano nakasulat? Defenders of Ancestral Domain. Yan. Sila ang ating mga bagong Peace Champions na magtabang mag-ensure na hindi mawala ang yutang kabilin ng ating minamahal na mga ibis. At yan po ang balitang ating nakalap mula sa lalawigan ng Davao del Norte. Manatili pong updated sa ating YouTube channel at Facebook page para sa mas nakaka-good vibes ng mga impormasyon at dokumentaryo. Sa Diyos po, ang papuri at kaluwalhatian. IDOQers, karapatan niyo pong malaman ang ibang katotohanan dito sa John Paul Simiel Reports. Ako is John Paul Simiel. This is John Paul Simiel. Ako, si John Paul Simiel.